ecstasy sa kinabuhi niya. Dating Hollywood star, karon ayan, mauna na. Sunod na sa Nubi. Ining Nubi naman ay pain reliever ito. Ha? Pain relievers na siya, ginagamit na sa ospital. Pero natuklasan ng mga tinatawag na drug addicts na maayong paspas makapahay. Kina-inject ni siya. That's why kinikabutilya, imo na isulod, i-inject mo diya. So yung pundayon ang sulod, i-inject sa lawas. O, oh, mauni ang pamamaagi sa pag-inject ng lubing. Okay, mauna siya. Pangitao na nila ang dako nga mayor na ugat diha. So i-inject mo, taot-taot, few seconds lang. Ayun, nagsiga na ang mata, laki na ang dagang sa utok niya, kaya nakikot na siya. Another, itawag naman kilingaunsa, heroin, pataas na pataas na ta. Mahal na kini, mauni ang mga garib na sa mga rockstars, labalitay mo ni amin mga rockstars na mo perform, tag-upat ka oras, madili ka po yun, tumod ni ani. Mo-inject na muna sila para di sila kapuyon. Muraragwalak lang sa ilang hago. Grabe na nila na-perform sa ilang concert, pero grabe. So, mauna. So, the same pa rin. Pwede ikaw mag-inject. Pwede ang kaubali mo. Oh. So, unsa ang heroin abuser? Mauna ni. O, oh, mauna. Actual niya. Mga actual niya mga tao. Nga nakuna nato, ang uban ng mga footages din ay nakuha ko pa sa Amerika, sa narcotics sa Amerika, ng mga resulta. Okay. Ini naman ay ginawag ng cocaine. Gika ni sa kuka plants. May kuka, dili kukwa, kuka plants nga legal sa Mexico ni siya. Ngayon, napag-aralan nila nga ang leaves ng kuka ay pwedeng ma-manufacture ng cocaine. That's why ang Mexico karon and Colombia ang pinaka number one producer ng cocaine dahil legal magtanong dito sa ila. Tambal unta ni ng mga plants, pero na-crosses kini ng mahimong droga. So, mauna. So, o sa liog ng injection, no? Para paspas ang ego, di nga nagkaroon sa liog ang pag-inject ni ani. And of course, lihat na ko niya, makita mo ang resulta na laki na ang iyang mga liho. O, kung sa maigo ng 5 major organs, hindi mong kalipay, ang self-esteem mo mawala, hindi magtago-tago ka na lang. Dito ka kanunay, kauban mo ipis, ilaga, dito ka sa gilid, sa kwarto ni mo, munang ganahan mo sa eskwelahan, dili ka na himarkada, di ka wala ka na tingog-tingog sa klase, kaya ang utok mo ginakaon sa druga, ang dindipres ka. Ayaw tuunang pag nakasulay ka kuno, ay mali pa yun ka. Di ka alam sa time na nag-take ka, pero pag humani ana, balusan ka ng depresyon. Oh. Next, ano pa ang sunod? Tanawa niya siya, wala gagamit. After 6 months nagamit. And then, 4 years in anak na ang nawong niya. Daghan pa kang makita niya na unya. At tuta sa sunod nga, apikto ng droga. Unang tawag din eh. Kanina, unsa to? Depression, karon addiction na. Unsa kaning addiction? Ma-addict na ka? Mangita na ka? Di na ka mabuhi kung wala na siya? Mangawat ka kung kikinahanglan para lang may maipalit. Tanang himuon mo kay nga naman nadaot na ang imong kinabuhi, addict na ka. Maunin ginatawag sa statement, kasagaran ka nato, nakaibalo ni ani, once tasted, always again, once tasted, always wanted. Yan, mauna ang meaning ng addiction. Once na nakasulay ka, mangita na ka. O. Oh. Hangtod na makapangawat ka na unya. O. Oh, na pinagmumala ka income. Ang sunod na epekto ni ani ay ang homelessness.
sa may kamay habang nag-destroy ako. Sige, sige. Homelessness. Onsa ang homelessness? Nagpasabot ba niya wala kabanay? Dili. Nagpasabot niya nga dili ka na mo uli sa balay mo. Kaya wala duda, kasapan ka, di ka na gusto sermonan, or maybe ang uban, nangawat na, giprinda ang laptop ni papa, gikawat ang cellphone ni kuya, or unsa pa diha. So, dito ka na mag-standby sa mga kanto-kanto. Sa Cebu, naghanang eh. Adto kag plaza, adto kag mga park, adto kag mga gilid sa mga dalan, sa mga building, ayan, diha sila matulog pag-abdi na. Oh. Eh, ang problema, dakpon sila, mga minor di edad, dili man pwede ipriso, di ba, may balakot ka, di ba, imong kintalan. O, kauna na, may mga tato na ka, tinatawag na tatuin, ang kabutang o mga tato. O, guwapo unta ni siya, pero ang saliog niya, dipintan niya ang yawa. O, dautan nga naong, iya naman, sa demonyo ang naong nga na. And then, ang mga buhok na to, ayun na, medyo daghan ang style. O, and then, di natap, di magdamit, puro ka buho. Mauna ang ipinto ng dugawang na to na duga. Sunod ka, may uso ni sa school. Uso ni Dere. O, sinong mga sinong permi mo buhay nila, magdaog-daog sa classmate niya. Ha? Bantayan na ito, nadilig na ito, permi, daog-daog mo itong mga madaog-daog. So, bullying. Okay? Another. Asa ang nakadruga, left or right? Right. Okay, right. You are right. Okay. Mauna siya. Welcome to the faces of animal stars. Ipakita ko sa inyo by way of documentation ang mga naong sa mga ilado na ito ng mga gina-idolize na ito, mga stars kunuhal, Hollywood stars. Number one, tanaw na ito. Olympics of the Great Cats muna na siya. Kining Met, mauning siya bu. Tanaw ang ilang naong layo kayo. Before, mauning siya. After, mauna na. Sa heroin, mauni. Karon wala na, nagkagiblay na. Sa weed, marijuana ang weed. Naon mo na lang. So let's start with. Okay, kailan mo ni Ani? Elvis Presley. Namatay si Elvis, pinaka popular, the most popular man in the world, na halos perfect ang beauty. Guwapo sa tanan. Perfect ni siya. Pero nung na-involved siya sa duga, na-overdose niya niyang kaugalingon hangtod namatay siya. Naasaya ang pain, fortune, popularity, wealth, daan ang tanan. Pero sa duga lang, nasira ang buhay ni Elvis Presley. May usa na ginatawa na greatest guitarist, lead guitarist, by the name of Jimi Hendrix. Mahugyapon ang naitabo sa iya. Namatay siya na tungod sa duga gyapon, na overdose. At ito sa ikapulo, tayo mo, ako isa na ka-fan niya na, I mean, na-appreciate ko ang tinog niya, taas kayo. Ha? Grabe ka, nindot ang tinog. Pero unsang naitabo? Unsang naitabo? Nagdroga si Whitney. Oh, hangtod niya na daon ang kinabuhin niya. Na-discover siya kay Wimber lang siya ng choir, church choir. Nagakanta lang siya sa church choir. Ang tulad na na-discovery siya, andi nakatagad siya great, nitaas ang iyong popularidad, naging honeymoon star siya, sinasamba ng lahat, ina-idolize. But nagulat na lang, isa kaadla, Whitney Houston died dito sa bathtub. Gamay lang ang tubig sa bathtub, naglumos siya. Kaya nga naman, nag-overdose siya ng droga. Nag-take na siya ng ecstasy, heroin, at napo, nag-baltic at aglita, isa kainuman. So, grabe kayo. So, naundang ang popularidad niya, naalakunta sa iyong tanan. But pag ang gruga na gani, ang mukupot sa inyong kinabuhi, pag ikaw nalulungan niya, wala ng pag-asa, kundi kabatayon. Mauna siya.
kita. Okay, yamuni anak. Bigin na tayo. Mahulin mga Hollywood stars tayo. Next. O, walang katuig. Kini naman. 2002. Mutuho ba ko? 18 years old ni? Kung walang katuig, di 20 anyos na siya. Tuho mo 20 anyos? Hindi na. In ana ang ruga. Wakon niya kanan ang vitamin sa gawas mo. Ang kanan nga mga maayo niya, tangtamon niya na hangtog nga maugakan. O ugang-ugakan. O next. Ayan. Age, bila? Bila? 3 years ang diferensya, tanawang diferensya. Sa narcotic, drug narcotic niya sa Amerikanado na buwa. So kita ninyo, may pag-asa pa ba na? Wala na. Tantukoy mo na, i-facebook mo na, samot na ko niya mga daon. Uyaw na. Ang mata, tanawa. O, ikwa pa ni, artista ni. Hollywood star na, tapos inaana lang ganakan mo. O, so walang ninlaki pag na-diktima ka sa duga. So, o, sige na. Ayaw na. Michael Jackson. Wa ba ko kabalo na ang ilong ni Michael Jackson bunot-bunot na tanggal-tanggal? Sekreto lang na. At nag-abot sa panahon na nagbaho na ng ilong niya kay sige niya patambal niya na kay Gilona, ipanuslip niya para nagwapo, dilid ako ang lungat. Kay kung negro, kadako ang lungat, no? So, iya na ipanuslip, nagpaputi pa siya, hangtod nga talang ilong nga naoperahan na, tang-tang-tang-tang na nagbaho na siya. Nga wala ng doktor maghilabot kay base sila pangsan ang 5 million daan ang insurance ni ana. Asa mo kawatron ng 5 million kung ikaw ang sanan. And then bago siya namatay, kanawa ang ibuhat niya, 10,000 pills in 6 months. Meaning, tag-20, tag-kanta na kabuok ang inumon niya. Bago siya namatay. Grabe ato siya gina appreciate ato siya dinatanaw nga taas, pero tanawa ang duga lang ang nakapatay kaniya.